Narito tayo ngayon to discuss or ipakita sa inyo ang anatomy ng isang speaker. Nandito sa aking harapan ngayon is yung top of the line ng 700 series ng Bowers & Wilkins. Si Bowers & Wilkins kilala sa mga Twitter na nasa ibabaw ng baffle or ng cabinet. Ang reason behind dun sa Twitter na nilalagay sa ibabaw ng cabinet is to isolate it dun sa resonance ng buong speaker para hindi makaapekto yung sound or vibration nung other components dun sa Twitter, giving it more open sound. So, yung iba madalas tatanong kapag nag-visit dito, napagkakamala nilang mic to, and then sakala magtatanong, ano ba to? So, ang Twitter, siya yung nagbibigay nung high frequency or layman's term, kalansing. So, sa music, syempre may mga instruments na magbibigay sa'yo ng kalansing, like the cymbals. Dito magagaling yon. Ito yung dome na tinatawag. The 700 series, ang ginagamit niyang dome is carbon component. Reason behind that, mas magaang at mas stiff siya. Ang result, medyo mas madali siyang i-drive. So, mas open siya. At the same time, mas magiging accurate yung labas ng sound. So, kung mapapansin nyo, ang tweeter na to, nasa ibabaw, meron siyang parang capsule. Enclosed siya sa material, sa component na to, na parang baffle or parang cabinet. Itong nandito sa likod niya, siya yung nagko-control ng sound na lalabas sa tweeter. Ang material nito is actually aluminum. Below that is the mid-range. Ang material na ginamit dito is tinatawag ni Bowers & Wilkins na continuum. So yung mid-range ni B&W uses the continuum para mas maganda yung dispersion ng mid. So kung si tweeter ang nilalabas niya is high frequency or yung mga kalansing, ang nilalabas ng driver na ito na nasa gitna is mid-range or yung mga boses. So kung mapapansin nyo, meron siyang maliit na suspension. Actually, ang tawag sa kanya is FST or fixed suspension. Meron kasing mga mid-range na meron siyang rubber suspension, pero itong particular mid-range ng Bowers & Wilkins model na to, manipis ang kanyang suspension. Ang reason behind that is pinaniniwalaan ng Bowers & Wilkins na hindi kailangang gumalaw ng mid-range to deliver you the mid-range. Below that, kung makita nyo, itong tatlong itim na ito, these are the bass driver. Most of the time, this will move depende dun sa frequency or dun sa lakas ng bass doon sa music or sa movies na pinakikinggan nyo. So, siya ang nagbabibrate. Bibihirang mag-vibrate itong mid-range. Same was with the tweeter. So, habang tumataas yung frequency, nagle-lessen yung vibration niya. Hindi kagaya ng mga bass drivers. Ang ginamit na material dito is tinatawag na aerofoil. Yung aerofoil technology is trickle down nung flagship ng Bowers & Wilkins. Ginagamit siya because stiff siya at the same time lightweight. So mas nadideliver nyo yan yung bass audio or bass information nang hindi masyadong hirap. It would operate on 50 watts to 300 watts power requirement. So, kung makikita nyo dun sa likod, marami din nagtatanong kung bakit apat yung connectors na nakalagay dito sa Bowers & Wilkins. Actually, two pair siya na kinoconnect ng silver-plated bridge. The reason behind this is since 300 watts siya, kung nakabili na kayo ng amplifier na 100 watts lang, pwede nyo siyang doblehin. You can buy another 100 watts amplifier. So, yung isa, kabit nyo sa ibabaw.
kabit nyo sa ilalim yung isa. So basically, it will give you around 200 watts of power. So enough para mabusog yung speakers at mas gumanda. Ang usual term na ginagamit ng mga audiophile doon is nabubusog nyo yung speakers. So na-utilize nyo yung full potential ng inyong speakers. So that's the basic properties or components ng ating speakers.